Magandang araw sa inyong lahat. Talagang mapapakamot ka nga naman ng ulo sa taong ito na lumaki ng sobra ang braso at napahamak dahil sa pag-i-inject ng langis sa kanyang muscles. Ang isang babae na hindi mo aakalaing aabot sa ganito ang laki ng kanyang katawan. O ang bodybuilder na ito na nagmukhang butete kakagamit ng steroids. Ilan lamang yan sa mga interesting at kakaibang bodybuilders na ating tatalakayin ngayon at marami pang iba. Kaya pindutin nyo na ang subscribe at bell icon dahil dito sa The Great Maharlikans, laging lamang ang may kaalaman. Number 10, Amanda Loy. Pagdating sa paligsahan ng bodybuilding, ilan sa mga tinitignan ay ang proporsyon ng katawan. Pero paano kung isa kang unano? Well, yan ang kalagayan ni Amanda Loy, isang professional bodybuilder mula Arizona at ang isa sa mga kakaibang bodybuilder na inyong masasaksihan. Siya ay may rare condition na kung tawagin ay hypochondroplasia, isang uri ng dwarfism na katulad sa nakukuha ng mga unano. Pero kahit na siya ay pandak ay nakakamahang pagmasdan na proporsyon ang hugis ng kanyang katawan. Kung hindi nga siya maitatabi sa normal na tao ay aakalain mong hindi siya unano. Si Amanda ay may height na 4 feet 2 inches at ang binansagang tiny titan sa mundo ng bodybuilding. Number 9, Mustafa Ismail. Malamang sa malamang ay nakakita na kayo ng bodybuilder na napakalaki ng upper body pero parang paanang manok ang mga bias. Well, mas malala ang kaso ni Mustafa Ismail, ang minsang humawak ng Guinness bilang ang taong may pinakamalaking bicep sa buong mundo. Ang circumferential size ng kanyang braso ay nakakamanghang 31 inches paikot. Sa sobrang laki nito ay kapansin-pansin na hindi ito akma sa kanyang katawan. Tignan nyo kung gaano kaliit ang ibang parte ng kanyang kamay. Dahil sa duda ng mga taong nakakita nito, hindi nila mapigilang magsuspetsa na gumagamit siya ng Sintol o petroleum jelly, isang uri ng langis na sinasaksak sa muscles para magmukhang malaki. Dahil sa kontrobersiyang ito ay tinanggal ng Guinness ang kanyang pangalan sa kanilang talaan. Number 8, Gunnar Anderson. Sa mundo ng bodybuilding, lahat ay gustong makamit ang pinaka-perpekto at pinakamagandang katawan. Well, kilalanin niyo si Gunnar Anderson, ang binansagang one-pec wonder. Siya ay ipinanganak na iisa ang pec muscles. Sabihin na nating tabingi ang kanyang dodo. Pero hindi ito naging dahilan para hindi niya makamit ang inaasam na pangangatawan. Edad 17 nang makilala ni Gunnar ang weightlifting and the rest is history. Dahil sa kanyang dedikasyon, maraming tao ang na-inspire sa tatag at confidence na ipinamalas ni Gunnar sa sport na ito, na kahit may nakakahiya siyang imperfection ay hindi ito naging excuse para iwanan niya ang kanyang pinapangarap. Number 7, Jim Arrington. Karamihan sa mga weightlifters ay mga bata pa o masasabi nating nasa prime ng kanilang mga edad. Pero kilalanin niyo si Jim Arrington, ang kulubot na mama na siguradong magbibigay ng insecurity sa mga taong mahilig humilata sa sofa. Talaga nga namang mapapawaw ka kay Manong. Despite ng kanyang edad, hindi maikakailang matikas pa rin ang kanyang tindigan. Siya ang kinikilalang pinakamatandang bodybuilder sa buong mundo. Abay, sa edad niyang lagpas 80 ay hindi siya nakikitaan ang pagtigil sa pagbubuhat. Ito ang magandang halimbawa na hindi pa huli ang lahat para magbuhat. Number 6, Kirill Tereshin. Sa lahat ng mga cartoon characters ng nagdaang mga dekada, si Popeye na may higanting mga kamay ang hindi kailan malilimutan ng marami sa atin. Well, kilalanin niyo si Kirill Tereshin, ang binansagang real-life Popeye. Siya ay isang aspiring bodybuilder pero napahamak nang sinubukan niyang punuin ng langis ang kanyang mga muscles para lang magmukha itong malaki. Edad 20 nang sinubukan niyang mag-inject ng Sintol o petroleum jelly sa kanyang biceps sa pangarap na magmukhang maskulado. Pero matapos ang 2 taon ay nakaramdam siya ng matindi at kakaibang mga sakit sa kanyang katawan, dahilan para ipa-surgery niya ang mga ito. Ayon sa mga doktor, muntikan na siyang mawalan ng kamay dahil napuno ng bulok na karne at langis ang mga braso nito. Yikes! Number 5, Helly Trevino. Kinoconsider ng marami sa atin ang bodybuilding ay mas bagay sa mga kalalakihan.
Pero may iba ang pananaw mo pagdating kay Helly Trevino, isa sa pinakamalaking female bodybuilder sa buong mundo at two-time women's bodybuilding world champion. Sobrang muscular ng kanyang katawan ay halos mapagkakamalan mo siyang lalaki o isang bading. Kung hindi nga lang dahil sa dalawang bundok sa kanyang dibdib ay tiyak na mahihiya ang mga lalaking sabihin na nating patatas ng sofa. Si Helly ay isang Danish-American at hawak niya ang pinakamataas na ranggo ng International Federation of Bodybuilding and Fitness. Number 4, Tony Geraldo. Ika nga sa bodybuilding, no pain, no gain. Pero iba ang naging pananaw ni Tony Geraldo mula sa bansang Brazil. Kung titignan mo ay napakalaki nga naman ng kanyang katawan. Pero lumaki siya, hindi dahil sa matinding bodybuilding, kung hindi dahil sa isang nakamamatay na chemical na ini-inject niya sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ayon sa kanya, gumagamit umano siya ng kakaibang uri ng gamot na kung tawagin ay Potenai B12, isang uri ng gamot na para sa mga kabayo at baka. Ayon sa mga doktor, kapag hindi nagtigil si Tony sa ginagawa nito, ay siguradong sisirain nito ang kanyang atay at kidney. Hindi lamang yan, dahil ang nasabing chemical ay nagsasanhi rin umano ng matinding depression at high blood pressure. Pero rason naman ni Geraldo, kontrolado daw niya ang paggamit nito at masayaan niya siya sa ibinibigay nitong resulta sa kanya. Number 3, Rubiel Mosquera. Isa sa mga mahalagang i-workout sa ating katawan ay ang trapezius muscles. Pero nasobrahan ata pagdating kay Rubiel Mosquera. Siya ang pinansagang neckzilla dahil sa malamonster nitong leeg na may circumferential size na 52 cm o higit 20 inches. Si Rubiel ay isang professional bodybuilder at mas nakilala at nag-viral hindi dahil sa maganda niyang physique, kundi dahil nga sa kanyang halimaw na leeg. Sabay kung ako ang tatanungin ay masasabi kong siya ang bulldog ng mga bodybuilder. Number 2, Kai Green. Si Kai Green ang isa sa mga decorated at pinaka-successful na bodybuilder sa buong mundo. Pero sa paglipas ng taon, kapansin-pansin na tila ba nagiging parang butete ang tiyan nito. Isang maskuladong tao na may tiyan na tulad ng isang manginginom. Ito ang tinatawag nilang bubble gut o mas kilala sa medical term na palumbawism. Isang uri ng kondisyon sa mga bodybuilders kung saan lumulobo ang kanilang tiyan dahil umano sa pang-aabuso sa paggamit ng insulin at mga gamot na pampa-enhance ng muscles. Dito mo marirealize kung bakit sa dami ng mga makabagong bodybuilders ngayon ay si Arnold Schwarzenegger pa rin ang nananatiling idolo sa listahan ng marami. At ang ating number 1, Tommy Morell. Tignan nyo ang bodybuilder na ito. Wala namang mali sa kanyang katawan. In fact, napaka-impressive nga ng kanyang physique. At definitely, masasabi mong isa siyang lalaki. Pero mali kayo ng paningin dahil ang isang ito ay ipinanganak na babae. Tama ang narinig nyo. Si Tommy Morell ay isang babae. Sa katunayan, ang kanyang original na pangalan ay Tamara Morell. Aniya, sa kanyang kabataan ay nagsusuot talaga siya ng mga bestida at mga damit na pambabae at ang kanyang lakas ay natatangi at iba rin kumpara sa mga normal na babae. At lalo pang naiba ang kanyang landas nang makilala niya ang weightlifting. Taong 2011 nang ipatanggal ni Tommy ang kanyang mga suso at mula noon ay tuluyan na siyang nagpasya na mamuhay bilang isang normal na lalaki. Diyan nagtatapos ang ating video. Sana nag-enjoy kayo sa ating topic ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe at maraming salamat sa panonood.